Sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stockplay. At ngayon po ay mag-update po ulit tayo sa mga top trending stock sa PSE. And by the way, don't forget to subscribe ayan, sa ating channel. And pakipress na rin po si bell button para palagi po tayong manonotify sa mga bagong video na may upload po natin sa ating channel about stock market and cryptocurrency. Ayan. So bali guys, part 1 ulit tayo, no? So same lang tayo ng concept kahapon. Ayan. May part 1 and part 2. So this video is part 1 guys, which consists of web, PSEI, SPNEC, ARA, and Converge. So let's start guys. Let's start with PSEI. Ayan. Oops, may nag-comment sa post natin dito. So, silipin natin guys, si PSEI. Ayan. So far, medyo talagang spaghetti tayo ngayon pababa. So, when kaya yung pataas guys? Ayan. So, dito sa weekly chart, still, wala tayong magagawa pababa eh, no? And sa daily chart, okay. So, sa part po na to is nagkabuhusan ulit kanina. And we know that this box, etong si green box guys, is a strong support for PSE. Ayan, no? Diba? So, what if kung hindi mag-hold dyan, guys? Since tayo ay nasa downtrend, ano? Ayan, no? Diba? Lower high or high, lower high yan, guys. Low, lower lows, ano? And kung hindi nga mag-hold, saan tayo pupulutin dito? Okay? Ayan. Okay, silipin natin sa weekly chart para makita natin yung talagang trend. If ever guys na hindi mag-hold dyan, ayan, sa may first support natin, eh possible, saan? Ayan. So, magdagdag tayo dito guys, ano? So, possible, support will be here. Dito guys. Nandiyan, ano? So, ayan, 6,000 level, 6K level guys yung next strong support. Ayan. So, bakit dyan? Kasi kung papansinin natin sa may chart, diba maraming ano dyan, no? Ayan, sa maraming untog. Diba? Ayan, ang dami guys. So, siya ay considered as strong support for PSEI. Ayan. So, just in case na hindi po mag-hold dito, no? Kasi nga, okay. Still, ano pa rin tayo, no? Nasa downtrend pa rin kasi. Diba? Ayan. So, don't expect too much. Okay, pagka ganyan yung market. Wala eh. Diba? Ayan. And kung babalik tayo dito sa daily chart. So, possible is mag-revisit pa to. CRSI sa oversold area. And possible, ano? Still, lower high since May 30. 1, 2, and 3. Di ba, guys? So, still bearish. So, what do we expect? So, syempre, sell off, no? Since si PSEI is bagsak ngayon, no? This Tuesday. Okay, tama ba Tuesday ngayon? Ayan. Oops. Di ata nag-save.
topic na. So, ayun, so okay naman ba tayo mag-save? Next natin is, sige, ayaw mag-save eh. Next, so si web, kaya silipin natin si web guys. Web. So, pil web. Wow. So, this is a nice breakout. Okay. So, sa part na to, sabi natin kahapon, don't buy, ano? Ayan. Pero, syempre, hindi natin hawak yung market. And, syempre, playing safe tayo, ano, kumbaga. Mas mahirap pong maipit kung i-compare po natin sa tayo ay kikita. So, sa part po na to is nag-breakout. Okay. So, ilang percent yan? Pwede silipin natin, ano? Right. From here, ayan, sa open niya, tapos hanggang dito, almost 15%, guys. And, syempre, silipin natin yan dito. So, sa RSI is overbought. Okay. So, overbought na. Eh, syempre, pagka-overbought, guys, is prone po yan sa pullback. Okay. So, silipin natin sa weekly chart. Ayan, baka meron tayong makita ditong resistance. Wait, nag-ano siya. Napindot natin. Ayan. So, sa weekly chart, since nag-breakout dun sa may sinabi nating resistance, which is malapit dun sa 5.35 or let's say sa 5.3. So, what's next for web? So, syempre, silipin natin dito. So, right here. Okay. So, dito kasi ang pinakamalapit is eto. Eto guys, ano? So, ang pinakamalapit is eto. Si 5.95. Ayan. So, halos malapit po sa 6 pesos, ano? We have 1. Okay. So, 2, 3, 4, and 5, guys. So, the question is, haangat pa ba yan? Okay. Eh, yun po, guys, ang mahirap, ano? Ayan, kasi, since then, kung titignan natin si RSI, super ano na eh. Kumbaga, super tarik na niyan, ano? Ito, oh. Ito, guys. Nasa 91.92 na siya. Okay? And take note, this is for weekly chart, guys. Ayan. Bali, mahirap, ano yan? Kumbaga, pagka nag-pullback yan is medyo masakit. Diba? Pag bumili ka at nabuhusan, eh medyo masakit guys, ano? Ayan. So, palagi nga natin sinasabi, mas safe, ano? Kung sa may support, bibili. Eh, since eto kasi, so, siya po ay nasa price discovery na, kaya talagang kumbaga, eh, talagang, ano, bullish yan kung bullish, ano, pero yun nga, ayun eh, overbought na siya rito sa daily, ayan, sa RSI, and as well, sa weekly chart. Okay? Ayan, no? Ayan, so, medyo nakakatakot sa part po na yan. So, next natin, is SPN Easy.
Nihintay lang po nating mag-save, ano? Ayan. If ever na mag-save, ayun, so nag-save naman siya. Ayan. Si PSEI is a bearish, but si Web is bullish. Okay. So, sana masustain yung kay Web, ano? Pero sa tingin ko, okay, malapit na mag-pullback yun eh. So, dito guys, kay SPNEC, still sideways pa rin. Okay, kung titingnan natin dito sa weekly chart, ano, wala pa rin pinagbago. Pero dito sa daily chart, silipin natin, still ganun pa rin, ano? Okay? So, siya ay pinaglalaroan sa area po na to. Ayan. So, body, ang support natin is sa 1.5. Ayan. So, sa 1.5 yung support and yung ating resistance is malapit po sa 1.6. Ayan. And take note, tayo ay nasa downtrend pa rin, ano? Ayan, no? Diba? So, downtrend yan, guys. Dito. Ayan, no? Ah, diba? We have 1, 2, and 3. Yeah, so possible bukas is still sideways pa rin naman, ano? Ayan. So possible sideways pa rin yan bukas. Ayan, tapos dito looks bearish, diba? Lower high pa rin. Ayan, and si RSI is, ano na, bumabaloktot na pababa. Ayan, so medyo nakakatakot na sa part na yun, ano. Ayan, so let's wait. Since downtrend pa din eh. Same with PSE, ayan. So still in downtrend. So save natin yan. Tapos next is ARA. Okay, ayan. Next is ARA. ARA. ARANETA. Ayan. Ayan. So, dito kay ARA, parang same scenario with Web, ano? Nag-breakout dun sa may na sinabi nating resistance. Diba? Ayan. So, dito, silipin muna natin sa weekly chart. Ayan, so sabi nga natin, sa RSI is over bought na. Ah, diba? And sa ano natin, sa chart, ayan, silipin natin yung resistance dito, ano? Sa weekly chart. So, sa weekly chart, guys, let's see. Weekly. Possible. Dito. Ayan. So, nag-retest naman na dito, guys. Eh. Ayan. So, 2.3 pesos yung kanyang resistance. And yung support. So, syempre, kung saan nag-breakout. Since this one is a fresh breakout, guys. So, we expect if ever na mag-pullback yan, eh dito, no? So, may 2.1. Palapit po sa 2.1, guys. Dito, guys. Diyan. Diba? Ayan. So, 2.1. Ayan. So, malapit dun. Tapos, i-check natin sa daily chart. So, sa daily chart, still possible pa naman na mag-retest ulit dito kasi medyo nag-pullback na, no? Since nung na-hit yung eto si resistance sa 2.3. Okay. Ayan. Then for RSI overbought na rin. So same kay Web, di ba? Yun nga lang, lower high. High, lower high. So possible mag-create po ito ng bearish divergence.
Ayan, so ano na lang. Ingat-ingat na lang, ano? Ah, diba? Possible kasi, eh. Same with kay MACD, oh. Diba? High, tas lower, high, possible. Pag-create po siya ng divergence. Ayan. Let's see. Tapos, last natin sa part 1 is ito si Converge. And mamaya, ano pa tayo? May part 2 pa tayo. Ayan, so 5-5 lang. Okay, parang basketball yan guys, ano? So, Converge. Last but not the least. Ayan, so dito guys, medyo nag-hold dun sa may support na sinabi natin, ano? Ayun, no? Diba? So, pinupush ng mga bulls. Ayan, pero ala eh. Diba? So, still, ano pa rin, weak pa rin. Still in downtrend pa din. Si Converge, ano, since, ano, eto, since nung October 2021. Diba? Ayan, o. So, yan po yung trend niya. Ayan, pababa, ano? Ayan. And syempre, sabi nga natin sa last video natin, eto, oversold na siya. So, prone po ito sa ano? Sa bounce. Ayan. Since malapit po sa may support. Ayan. And if ever, guys, na hindi po siya mag-hold, ano? Eh, syempre, sinabi na po natin sa last video natin yon. Ang next strong support for this one kay Converge is medyo malalim, ano? Nasa 18.2 or 18.1. Ayan, so dito yun, ano? Ayan, sa area po na to. Ayan, pagka-support, ano po yan, di po naka-fix yan sa isang price. Ayan, so siya po ay possible area na kung saan siya po ay magbabounce, no? Ayan, so malapit po dun sa 18. Then, wait lang, ano? Ayan, so sige, silipin natin sa weekly chart. So sa weekly chart, bearish na bearish yan. Ah, diba? So, parang binagsak yun. So, grabe guys yung ano. Cascaded, ano? Oh, diba? Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating part 1 at see you po sa next video. Bye-bye!